So what's good boys? My name is Sean. Welcome to another video boys. Welcome na naman sa isang video. So today boy, masaya naman yung pag-uusapan natin boy. Okay, so yung mga alamat sa gym. And bago natin simulan yung video boys, hingin ko muna yung supportan nyo by tapping that like button. Napakalaking tulong boy. It helps the channel grow more. So maraming salamat boy. And proceed na tayo sa topic ng video. Let's go basic. Okay boy, yung pag-uusapan natin ngayon is yung mga alamat sa gym or yung gym meets. Okay, so kagabi may narinig na naman kasi akong gym meet dun sa mga nag-gym. Nakaano ko lang, parang na-chismis ko lang na naano ko lang. Siyempre, hindi naman ako nakipagkwentuhan masyado. Tapos narinig ko to boy, okay? And ayan yung pag-uusapan natin ngayon. Parang nakakabahala and nakakatuwa at the same time kasi ano, parang may mga naniniwala pa din sa mga alamat na to sa gym. And yung isa lang narinig ko at tapos ni-recall ko lang yung mga dati na nagsisimula pa lang ako kasi dati hindi pa talaga uso yung ano yung mga fitness influencer sa YouTube or sa Facebook na parang kalat-kalat yung mga fitness information or lalo-lalo ngayon sa TikTok, 'di ba? Madami na rin mga fitness experts and fitness influencers. And ngayon, boy, pag-uusapan natin yung mga alamat boy na hindi na totoo boy, na wala nang katotohanan, pero sa mga local gyms siguro may naniniwala pa rin, lalo na yung mga matatanda na hindi naman masyadong magsa-social media. So yung pag-uusapan natin boy, okay? So una boy, yung sinasabi nila is yung huwag kang magde-deadlift. Okay, huwag kang magde-deadlift boy kasi nakakasira yan ng likod, mai-injury ka lang dyan, pangit yung buhat na yan, deadlift, okay? So yun yung unang ano boy, parang dati na nagsisimula ako. And hindi totoo na nakakasira ng likod or nakaka-injury yung deadlift. In a way, oo, pag mali yung execution mo and mali yung ginagawa mo boy, may injury ka. Any lifts naman, magkaka-injury ka kung mali yung ginagawa mo boy. O yun yung laging yung tatandaan. Deadlift is the king of compound exercises. Okay boy, so yan, deadlift na yan. Wino-work niya yung buong posterior chain niyo boy, okay? So, yung buong rear side niyo halos wino-work ng deadlift. So, napaka-solid ng exercise na yan. Kaya, tinawag siya na king of all compound exercises kasi sobrang daming muscle groups niya na natatamaan boy. So, huwag kayong maniniwala kung maririnig niyo yung deadlift, nakaka-injury or masama mag-deadlift boy, okay? Pangalawa boy is yung, okay, bawal pagsabayin yung biceps and triceps boy kasi maghihilaan daw, okay? So pag sinabay mo, kunwari nagpa-pump ka ng bicep, hindi ka na pwede mag-press down, okay? Maghihilaan daw boy, okay? Hindi yun totoo. Yung bicep tsaka ano, tricep, antagonist muscle yan, okay? So agonist, antagonist, parang ganun. So hindi siya maghihilaan, meet lang din yun boy, okay? So ibang muscle group yan, isipin nyo, tricep nga to, bicep nga to. So hindi, walang ganun boy, okay? So may mga sinasabi din sila, bawal pagsabayin yung chest and back, okay? Again, agonist, antagonist, ang bida kontra bida, ganun yung logic nila. So may mga program nga na full body, lalong-lalo sa mga beginner, di ba? Pinapag full body nila, tapos sasabihin nyo na bawal yung bicep and triceps. Hindi yung totoo boy, walang ganun, okay? Different muscle groups, different purpose, okay boy? So again, itong bicep, pull muscle siya boy, humahatak ka. Sa tricep, push muscle siya boy, okay? So kunwari, nagbe-bench press ka, di ba? Gumagana yung triceps mo, hindi gumagana yung biceps mo. Again boy, hindi yung totoo, walang naghihilaan sa mga muscle mo boy, okay? Pangatlo boy, kain ka lang ng kain para mabilis ka lumaki. So, yan yung mga isa rin sa mga sinabi sa akin noon. Gusto mo ba mabilis na lumaki? Kumain ka lang ng kumain. Lahat na nakikita mo, lalong-lalo yung protein, okay? Yung protein, targetin mo yan. Kainin mo yung protein, okay? Para mabilis ka lumaki. So, hindi rin yung totoo boy. Lalaki yung chan mo dun, okay? So, extreme calorie surplus yun. Parang super dirty bulk yung mangyayari sa'yo kapag kain ka lang ng kain. And buhat, ano ka, buhat Spartan, syempre boy, ganun din mangyayari sa'yo. Oo, in a way, mag-gain ka ng muscle, pero on top of that, mas madami yung mag-gain mo na fats boy, okay? Susunod pang apat boy is sinasabi rin nila na buhat ka heavy,
Heavy, para bulky ka agad, okay? So, bulky. Gusto mo ba yung bulky look? Mag-heavy ka lang. Huwag ka mag-ano, mag-lightweight, okay? So, kasi yung heavy, pampabulky yan. Gusto mo lumaki ng sobrang bulky? Mag-heavy ka, okay? Heavy lagi yung buhatin mo. So, hindi rin yung totoo, boy, okay? So, either ways, kung gusto mo maging bulk look, okay? Gusto mo magbuhat ka in a calorie surplus, okay? Kumain ka in a calorie surplus, tapos yung buhat mo progressive overload. Over time, lumalakas ka, okay? So, nag-a-apply ka ng iba-ibang forms of progressive overload kung gusto mo maging bulky look, okay? Kung gusto mo maging power lifter look. Okay, boy? So, hindi totoo na buhat ka heavy para lumaki ka. Hindi rin yung totoo, boy, okay? Panglima, boy, okay? Sinasabi din nila, gusto mo na mag-cuts? Gusto mo mag-cuts ka? Gusto mo punit-punit yung muscle mo? Buhat ka lang, lightweight, tapos high reps, okay? So, hanggat di mapagod, hanggat di mag-ubos yung hininga mo, huwag kang titigil. Lightweight lang, lightweight, tapos sobrang high reps, okay? So, hindi yan totoo, boy. Isa rin yan sa mga walang katotohanan. Kung gusto mong mag-cut, you need to eat in a calorie deficit or you need to burn more calories, boy, okay? So, apply ka ng cardio kung gusto mo mag-cuts. Hindi yung high reps, lightweight. Hindi ganun yun, boy, okay? So, yung logic ata nila, parang ginawa nilang cardio, yung lightweight, okay? So, sobrang intense lightweight. Sobrang, So, hindi rin yung totoo, boy, okay? So, susunod. Panganim, boy. So, ito, kung gusto mo magpa-cuts, cuts na naman yung usapan. Alisin mo yung rice, okay? Kamote na lang, okay? Steam isda, parang ganun, okay? Ganun lang yung kainin mo kung gusto mo magka-cut. So, okay, boy. So, yun yung logic nila sa cuts, yung mga legendary sa gym. And, in a way, magiging cuts ka. Kasi, calorie deficit nga naman yun. Instead of rice, aalisin mo yung rice, okay? Magsiswap ka sa kamote. Syempre, alam naman natin na mas mataas yung volume ng kamote. Tapos, mas lower calories siya compared sa rice. And then, papa-applyin ka pa or papagawan ka pa ng mga ulam, yung mga boiled chicken lang, steamed fish, parang ganun yung sasabihin nila. So, tapos, broccoli, parang, yung mga legendary meals na, ano boy, hindi mo kailangan itrack, basta yun lang, yung palitan mo lang yung diet mo into that diet. Magka-cuts ka talaga, boy, kasi nag-deficit ka, okay? So, yung mga pagkain kasi na yun, lean sila, okay? Low calories, and volume sila, boy, okay? So, high volume sila. Kaya, sinasabi ng mga legendary bodybuilder na nasa gym yun, boy, okay? So, ina-advise nila yun. Basically, ang nangyari lang sa'yo is napunta ka sa calorie deficit. So, susunod. Number 7, boy, is mag-amino ka, boy, okay? So, amino 222, inom ka 6 para mag-solid agad yung muscle mo. So, sobrang solid ng gains mo. So, amino 222, yung mga ano, parang ultimate supplement sa mga gym yan, boy, okay? So, marami kang makikita na nagbebenta ng amino 222. And, yun, basically, yun yung myth nila sa amino na parang amino ka, lalaki ka ng sobra or sobrang bilis mo mag-gain ng muscle, boy, okay? So, okay, ang amino is amino acids yan, boy, okay? So, yan yung building, mga building blocks. Marami yan, hindi naman porket amino muscle lang yung target. Madaming purpose yan sa katawan natin. Pero, may amino acids na building blocks ng muscles, boy, okay? So, yung leucine, isoleucine, and valine, parang ganun yung mga pangalan na kalimutan ko na. Pero, maraming amino acids. Tignan nyo yung whey protein nyo, kung may whey protein kayo, yung mga ano amino acid profile nun. So, ayun, boy, yung mga amino na yan, kung hindi ka kumakain ng maayos, is pwede mo silang kunin sa amino supplement, okay? Dun sa amino 222 or BCAA. Pero kung maayos naman yung kain mo, not necessary na, boy, kung kumain ka ng itlog, okay? Yung itlog, pinaka-perfect amino acid profile yan. Tapos yung chicken and every other types of meat. So, lahat ng meat may amino acid, boy. Tapos yung ibang sources pa, pero hindi lahat ng sources na kakainin mo is maganda yung amino acid profile. Pero basically, meron silang amino acid profile, boy, okay? Hindi lang naka-indicate dun sa label nila. So, amino 222, isa din yan dun sa mga myth na naririnig natin sa gym, boy, okay? Susunod, boy, is yung pag nag-high reps ka is hindi ka lalaki. Magiging bato-bato ka lang, diba? Naririnig nyo din ba yan nun? Ako, naririnig ko yan nun eh. So, pag hindi mo pinalitan yung weight na binubuhat mo, tapos
hinahirips mo lang is magiging bato-bato ka. Hindi naman yung ganun, boy. So, kunwari, hindi mo pinapalitan yung buhat mo tapos nagiging high reps na siya sa lateral raise, sa bicep curl, sa press down, sa bench press. Okay, boy. Mangyayari, boy, madedevelop yung muscle mo. Pero, may ano siya, may limit lang siya dahil dun sa weight na hindi mo na dinagdagan, boy. Okay, so again, if you want to grow muscles, you need to apply progressive overload, boy. Okay, gaining strength over time, yun yung pinaka best. So, ang mabibuild mo kapag nag high reps ka is yung muscular endurance. Tapos, boy, yun, marireach na ng muscle mo yung peak limit niya kasi hindi mo na siya dinagdagan ng weight. And puro high reps ka na lang. So, for example, yung limit mo is 15 reps sa bench press. So, masasanay na yung muscle mo, tas magbibuild na lang siya ng endurance. Parang magiging maintenance na lang siya, okay? Kaya sinasabi nilang bato-bato. And siguro yung bato-bato rin, tingin nila na muscle maturity. Okay, yung muscle maturity mo. Kaya ganun, okay, boy? So, hindi yung totoo. Endurance yung mostly mabibuild mo pag nag-high reps ka. Gusto mo lumaki? Apply progressive overload, okay? Progressive overload and calorie surplus. So, susunod. Number 9, boy, is sinasabi rin nila na ayoko mag-legs kasi hindi naman kita yung legs. Tsaka masakit mag-train ng legs, okay? Gusto ko upper body lang kasi gusto ko malaki shoulder ko, malaki chest ko, malaki yung back ko, malaki traps ko. Parang ganun, okay? So, yun. Ayaw nila mag-legs kasi masakit and lagi naman daw silang naka-shorts na mahaba or naka-pantalon, boy, okay? So, boy, kung gusto mong maging solid yung physique mo, okay? Training legs can help. Not only with aesthetics, boy, okay? Not only with looks, pero yung legs, yan kasi yung pinakamalaking muscle group dito sa katawan natin, boy. Isipin mo, kalahati ng katawan mo, leg muscles na yan, boy, okay? And yung legs, boy, pag tinetrain mo yan, is nakaka-boost ng testosterone production, boy, okay? Kasi, syempre, wawasakin mo lahat ng fibers ng legs mo. Tapos, magde-demand yan ng mas maraming testosterone production. So, it can help you build more muscles. Hindi naman porket nag-boost yung testosterone production mo is puro sa legs mabubunta. Syempre, magbe-benefit din yung upper body mo, boy. Ayaw mo yun? So, yun, train legs. Huwag ka magiging ano, Johnny Bravo or chicken legs, boy, okay, masama yun. Lastly, boy, eto na yung pinakamalupit na naririnig natin or maririnig nyo, okay, boy. So, ito, pinakamasama talaga to sa lahat na narinig ko. Kung gusto mo magpa-cuts, kung gusto mo magpa-diet or mag-diet is, huwag kang maglalagay ng asin, boy. Nakakataba yung asin, basically, zero sodium yung gawin mo. Tapos, boiled lang yung mga pagkain mo, steamed, okay? So, oatmeal, plain lang, parang ganun yung sasabihin nila sa'yo. Basta, no salt, no soy sauce, no vinegar, or no whatever. Basta, no sodium content, as in bland na bland, okay? Kung pwede, tubig na lang yung kainin mo. Okay? So, ayun, sinasabi din nila na salt or sodium is nakakataba at masama siya kung magpapakats ka, boy, okay? Hindi! Basically, boy, sodium is a mineral, boy. May apekto siya sa water retention, lalong-lalo kung sobra yung sodium intake mo tapos low yung water consumption mo or yung water intake mo, boy. Syempre, magmamanas ka talaga kapag maalat yung kinakain mo. And, syempre, magsasuffer dun yung mga internal organs mo kapag mataas yung sodium intake mo, boy. Kaya, along with taking sodium or intaking sodium, okay? Walang limit yan, okay? Kayo bahala kung ilan sodium or gano'ng kadaming asin or gano'ng kadaming seasoning and spices yung gagamitin nyo. As long na umiinom kayo ng enough water, boy, okay? So, suggestion ko, above 3 liters para safe kayo, boy, okay? Lalong-lalo kung medyo maaalat yung kinakain nyo. Above 3 liters. Mas marami sa 3 liters, boy, okay? And hindi nakakataba yung sodium. Again, water retention yung mangyayari sa'yo. Basically, sodium or salt has 000 calories, okay? So, betlog calories lang yan. Tignan yung shape ng itlog. Ganun yung calories ng sodium. Nakakatuwa talaga yun eh. Nung nagsisimula ako, syempre, di ba, obese ako. Tapos, sabi nila sa akin, boy, okay, o kaya, gusto mo magpakas, parang ganyan, sabi nila,
Huwag kang kakain na kasi na masama sa yan. Naniwala naman ako, boy. Kaya ngayon, swerte nyo. Okay, kasi may mga fitness influencer or mga fitness guru na nagtuturo na dito sa YouTube. Kaya ayun, ako sobrang suffered ko nun kasi yung luto ng manok ko, boy, as in, ano, parang pan-grilled o kaya pan-fried sa olive oil, as in wala, zero, zero. Okay, so, minsan naman, boy, ganun yung kinain ko, boy, nagsisimula ako dahil sobrang hirap, wala kang information na makakalap sa internet. Kung meron man, parang sobrang habang article nila, yung mga studies talaga. Ngayon, meron ng mga ganito, yung mga brief na lang yung turo. Tapos, mas maiintindihan mo, diba? So, yun, basically, yung number 10, yun yung pinakamalalang nangyari sa akin at pinakamalalang naranasan ko. Isipin mo, araw-araw kakainin mo, parang tubig lang yung lasa, parang karton, ganun, paper, walang lasa talaga. Sodium, hindi masama, again, boy. And, yun, paulit-ulit na lang tayo, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood, boys. Nakakatuwa, di ba? Pero medyo nakakabahala kasi may mga naniniwala pa din sa mga ganun. And maraming salamat sa panonood. Like and subscribe. Sana nag-enjoy kayo. Like and subscribe, boys. Like and subscribe. Let's go. Basic. Don't talk another time it rings. Hey. Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second been so contender. Spend it all on you, generous. For the love and the tenderness. Swear to God, it's an effortless life. You got it.